pwede mag-work everyday ni baby basta dito siya nakasakay. Good morning guys! Moving na tayo agad, no? Kasi ito yun naman po sa title natin, CB650R, panghatid at pangsundo. Sakto ko kasi dahil na-late ang baby ko ngayon sa kanilang meetup time. Ayan, naka CB650R tayo. Kahit medyo gastos, nakikahatid ko pa siya sa SM North, imbis na 100 na lang gastos niya, makaka 400 patuloy siya. Ayun o, P2P o, sakto. Ayun o, dan po dapat nakasakay bebe ko sa P2P na yun kung nagkataon, no? Let's go, expressway! Luluwas para dahil sa work at para mag-atid. Cute. You know, good morning, cameras. Mamaya, babalik ako agad dito pag-atid ko kay baby sa SM North. Diyan po yung meet-up place natin, no? Kasi this is the day na ipapaka-delete natin yung Z1000R. Pero tingnan ko kung masaseparate ko itong paghatid ko kay Bebe, kasi separate content bilang yung CB is panghatid at pangsundo. Chill na chill tayo, no? Di naman po tayo nagmamadali sa takbo natin sa big bike. Ganyan lang po talaga ang takbo ng big bike. Ayun, tignan nyo ngayon, unahan pa tayo. Noon, nung kinumpara ko yung CB650R sa 450SR, sabi ko matigas yung throttle grip. Ngayon, ang lambot niya na para sa akin. Ah, hindi, tinanggal din kasi yung rubber. Meron kasi silang nakakapit dito na rubber, ang kapal eh. Siguro nangawit din sila. Good morning! Ang ganda naman po ng sunrise. Unnecessary downshift ba? Oh, basa. You 128, let's go. Tapos kay Z650RS, kumpara natin siya. Bali, front heavy talaga si Z650RS, no? Sa power, kaya nahihirapan akong pagkumparaan sila kasi ito umaangat yung unahan. Pero sa Z650RS, hindi siya umaangat basta-basta. Kaya ako nasabing front heavy dahil si Boss Dos J din, napansin niya na medyo matigas yung manibela pagka nakapark. Tinetesting ko si Z650RS, parang never ko na-feel na umangat ng konti yung gulong niya. Unlike kay CB, may time pagka parang aangat yung unahan ni CB at talagang napaangat ko ng unahan ni CB noon nung nabitaan ko yung clutch. Noong may nagpabomba po sa atin. Mas mababa si Z650RS, tapos mas mataas tong si CB. Tapos compare na rin natin sa Z1000R. Sa Z1000R, mas sub-sub ng konti kay CB. Mas gusto ko yung position ko kay Z1000R. Pero yung tunog, mas napapasaya tayo ni CB kasi mas tumidelay siya. At malalaman kung ano naman kaya ang feeling pagka sa Z1000R na yung maingay. Ayun, next episode nito is magpapakatili tayo. So buuhin ko na tong episode pag-atid ko kay Bebe. Ngayon, natin po lang si Bebe sa SM North. Sakto, traffic, buti, natin kita. Yung meetup nga pala nila nasa SM North na yon. Yung pinaka-location pa nila is Tagaytay. My G. Grabe, Tagaytay. Tagaytay, layo. Ang layo ng event nila, Tagaytay. Lane filtering. With care, syempre. Ayos na ayos pala eh. Content akong din nga to dahil madami tayo mapagkwekwentuhan ngayon habang traffic, no? So yun, habang nasa traffic tayo, shoutout The Auto Garage sa mga gusto pong mag-rent itong CB650R. PM na po kayo sa kanila, napakasarap po gamitin. Sobra, haba ng traffic ah. Sure late pala yung baby ko kung nagkataon eh. Layo po ng event ng baby ko, wedding po yun. Tapos ang magiging trabaho niya po is SDE editor. Uy, bani sa HVG. Tinanong ni baby, baka daw may aksidente. So tingnan po natin. Uy, banis. Diba talaga galawan ng adventure eh, no? Ang laki-laki pero ang liksi eh. So yun, last vlog ko yung Z650RS na panood nyo is that SD editor din tayo. So parehas po kami ng bebe ko na nag-edit at dating shooter din po sa mga events.
Pero hindi naman kami umabot sa so professional, no? Sadyang creative lang tayo at nabibiyaan tayo ng yun, creative minds. Kaya dahil nakakagusto sa ating ano, mga gawa pagdating sa events. Pero sa mga high-end gears, hindi naman tayo umabot dun. Pinaka-high-end na gears na yata namin is yung A7S2. Tapos magandang klaseng lens na lang na Samyang. You know, CBR 650R, yung sports version, panis. Shoutout, sir. Kagandahan sa big bike, so di naman tayo kailangan magmabilis, magmadali, or mainip, or ma-pressure dito sa traffic. Kasi kahit na traffic, nakakalusot naman tayo ng 60-50. Di naman tayo ng totalin to, magapang tayo ng 30 kilometers per hour. Ayun o, dyan po dapat nakasakay bebe ko. Ang lupit. Share ko po sa inyo yung comparison ng biyahe niya from nag-commute siya, and then pagka nakasasakyan kami. So commute at sasakyan, halos di naman na magkakalayo, no? Pagka po siya ay nag-commute, simula na sa bahay tayo mag-start. Naabot po yan ng 1.5 or 2 hours. Yung pinaka-moving time ng bus, pagka nakasakay ka na, tumandar na kayo, is 45 minutes or 40 minutes. May time, kinakaya ng 30 minutes, depende sa driver ng bus. Saka kung walang traffic talaga, mas sumahaba pa commute kasi nag-aabang, nag-iintay. Ngayon nag-traffic, ayan, 2 hours yan, malamang sa kanya. Ngayon po nakamotor tayo, napanginoorasan ko simula sa house. Nakaka 22 minutes pa lang po tayo, no? Partida, traffic pa yon. Kung nakasasakyan naman po, bawas lang tayo ng 20 minutes sa 1.5 hours. So, 1 hour and 10 minutes. Edsa na po tayo. Parang sa Z650 RS lang. Ayan, pagkumpare natin siya sa pagsingit-singit kay Z650 RS. May review-reviewer natin si Jonathan, no? Hi, Jonathan. Yun nga po pala yung name ni CB650R. Sa init, sakto lang po. O, yun, no? Manis, oh. Gusto niya yata ng exposure. Nakita niya yata may camera tayo. At ito po, 450N kayo. Shoutout. Pogi ng likod. Alam mo, Ducati, eh. Ngayon po na traffic tayo at high gear tayo is that 6.2 kilometers per liter ang ating lumalabas na average fuel consumption. Sa pagsingit-singit, medyo nakita nyo, ah, naaalangan tayo pero di tayo napapahinto. Nailulusot natin. So parang mas malapad pa si J650 RS dito pag nagkataon. Oo nga, sa handlebar. Pag neutral, nag-half clutch ako. Tingin ko papasok. Ah, hindi. Half clutch. Yun. Kakatapos lang po natin siya yated, no? At dito muna po tayo. Tingnan natin kung anong shot ni Kuya. Pero tingin ko, 8 na to sa usapan namin. Moving na po tayo ngayon para bumalik sa aming meetup location para sa ating next episode. Di ba tayo makabira, no? Kasi galing ako sa traffic. Uy, ang lupit ng mga manok. Nakatali pala. Ayoko lang kung naririnig yung sound trip ko, no? Pero nag-sound trip po tayo. Gara nga lang, nag-iba yung tunog ng speaker kasi medyo nalayo siya sa tenga dahil may foam na nakapagitna. Kasi nung na nakakabito doon sa isang helmet ko, mabase to eh, ngayon naging treble na lang eh. Full tank tayo umalis, nabawas na tayo ng 1 bar sa paghatin natin doon sa Quezon Avenue. Whee! Sarap, and Lex Gaming, grabe, thank you Auto Garage, thank you Jonathan, thank you Ren Bevy sa pagsuporta at paghati ng gas dito sa CB650R. Grabe, ganda-ganda na ng bebe ko. Love na love pa ako. Let's go. Yun, recording pa naman tayo. Alam niyo yun, but hindi advisable sumingin sa kanan. Kaya lang po, nangyayari kasi nakakasunayan na lahat nakababad sa pass lane. Eh tayo, no, naka 650 RS tayo, sinasabi natin, oops, babad pass lane, aware tayo. Kaya lang po, iba, no? Kung sa babad, is that under speed pa sila? Kung ano yung ginasama ng over speed, ganun din ginasama ng under speed nila kasi makakapag-rate sila ng minimal traffic. Pagka po 10 pirasong kotse yung ganun na under speed po, no? Tapos nasa fast lane pa. Muli, sana nag-enjoy kayo sa natural at malinis na quality na vlog katulad nito. Mas pagbubutiin pa natin sa mga susunod. At baby, ingat! Kita it's time mamaya kung sakali. Alright, see you. And read, I read first ito rin. And yun, paano? Para sa ating bye-bye. See you on the next vlog.
Boom, boom, boom!